Hello guys, magandang gabi po. Ngayong gabi po, tuturo ko po sa inyo kung ano po yung tamang maintenance sa MTB air shafts natin. Kaya, tara! Samahan niyo ako! Sir, Vin, Liz, Vlag. So ayan po guys, ito po yung shock na buksan natin. Ito po yung air shock na Rock Shock Pike RCT3. Ayan po yung model ng shock na to. Ayan, yan po yung ginagamit ko na shock. Meron po siyang ano, ayan, compression adjustment. Ito po siya. Tapos, ito po yung compression adjustment. Tapos, meron po siyang ano, air valve. Nasa loob po niyan yung air valve. Mamaya bubuksan natin yan. At tapos po, meron po siyang ayan, rebound adjustment. Yan po sa baba. Ito yung knob niya. Yan. Ito po yung adjustment ng rebound. Ayan. So, bubuksan na po natin. So, sisimulan natin bakasin una yung gulong. Ito yung well set niya. Tanggalan po natin yung gulong. Next is kailangan natin tanggalin ito pong ano brake caliper nya. Ayan, tanggalin po natin yan para po yung leg nya, yung lower leg nya ito gaba natin para hindi sumama itong brake caliper. Ayan. So, tanggalin natin itong brake caliper. Yung kailangan natin is yung Allen wrench para po tanggalin itong brake caliper sa lower leg ng shock na to. Itong shock. Ayan. Yung una po, kailangan tanggalin muna natin itong rebound adjustment knob. Ayan. Tanggalin muna natin yan. Gamit din yung maliit na Allen wrench. Hindi ko pa alam kung anong size po yung Allen wrench na to. Basta po, sukat po siya dito sa kanyang ano po, bolt. So, iba naman na, ano, na shocks. Yung ibang shock, wala po siyang ano, yung rebound adjustment. So yung kailangan nyo tanggalin is yung ito, yung bolt niya bilaan sa kaliwa at sa kanan. Yan lang po tanggalin. Pero ito po, meron po kasi siyang rebound adjustment. Kaya may mga nut bolt pa po tayong tatanggalin. So buksan na po natin. So tanggalin na po natin itong knob, ng rebound adjustment knob. Gamit po yung Allen wrench. Ayan, ito po. So, ito po siya. Ayan. Ito po yung knob. Ayan. Next is tanggalin natin yan. Gamit din itong Allen wrench. So, bago muna natin tanggalin yan, lulugan lang muna natin para po pukpukin natin siya
Yan kasi yan yung proseso sa pagtanggal para po lumuwag yung ano niya sa loob, yung shaft. Yan. Ito po kabilaan. Ayan, lalawagan muna natin. Ito lang. Lalawagan lang muna. Tapos, pupukpukin natin yan. Ayan, tapos kabila rin. Counterclockwise po. Pag nagtanggal po tayo ng mga tornilyo, yan, counterclockwise. Yan po yung oil niya. Naglagay po tayo ng ano, ng pan. Yan. Para dyan po madidrain yung oil galing sa shop. Yan. Ayan, dito sa kabila naman. Natanggalan natin yung mga allen na bobok. So ngayon, pwede natin yung tanggalin itong natawag natin na lower leg. Lower legs, ayan. Ito, tanggalin na natin. So gawin lang natin, pupukin lang natin dito sa taas. Dito na part, dito pupukin natin yan. Yung kamay lang, pwede na yan. Ito. Ayan na po, tanggalan natin yung lower leg. Ayan, ito po siya. Ito po yung tinatawag na ano, shaft. Ng shaft na to. Ito yung mga shaft niya. Tapos ito naman yung tinatawag na stanchion. Ayan, ito yung stanchion. Ito gas-gas na ngayon yung stanchion ko. Nabili ko ito kasi second hand lang. Mahal kasi pag brand yun ito eh. Siguro aabot mga 50k. Yun. So, nabili ko lang to ng mura. Ito pala yung problema. Pero hindi naman ito problema. Kasi yung kailangan lang na hindi talaga magasgas. Itong ano niya. Itong shaft. Yan. Ito yung alagaan natin. Itong shaft. So ngayon. Simulan na po natin linisan. Itong stanchion at shaft. So, sa paglilinis, gagamit tayo ng alcohol, yung isopropyl alcohol. Pwede na po yan na panlinis ng shaft natin. Sprayhan lang natin. Tapos punasan lang. Kailangan natin yung ano, yung service sa ano, sa mga ganitong shocks para po maiwasan yung pareho nito, yung gas-gas. Kasi yung mga likabok, mga buhangin minsan, hindi natin iwasan na papasok yan dyan. Kahit meron siyang dust seal, may mga ano talaga, may mga tawag dito, mga dumi na talagang pumapasok dyan. So, alam na pag palagi tayo nagtitrain, yan. May mga putik. So, kailangan natin linisan yun. Ngayon, dito naman po sa ano, sa lower leg niya. Ito po. Para malinisan natin sa loob, tsaka ito mo na yan, yung parang sponge na dito sa ano, sa gilid, naka-round dito sa kanyang ano, sa baba ng dust seal. Linisan natin yan, tapos babad natin siya sa fork oil. Ayan. So yan, ito na po yung mga
parang sponge na ring. Iwan ko na tawag nito. Ayan. So ito na po yung ring na para siyang sponge. Ayan. Kailangan natin linisan ito. Gamit itong alcohol. Isopropyl alcohol. Ayan. Lagay natin siya sa tela. Tapos absorb po ng tela yung mga dumi. Okay, ito na linisan to. Ito rin yung magkukos ng gas-gas sa suction niya. Ayan. Ayan, linisan natin yan. Alcohol. Isopropyl alcohol. Yan po yung nire-recommenda nila na panglinis. Isopropyl. So ayan, malinis na po. Yung isa naman, ganoon din, linisan din natin. Ito po. Ayan, malinis na rin po. Yung sunod po, ito, pasain po natin siya ng fork oil. Yan. Ito yung fork oil natin. Excuse. Hanggang po sa ma-absorb ng itong parang sponge yung oil. Yan. Bago po natin siya ibalik doon sa lower leg niya. Yan. So okay na po. Okay na. Ngayon, yan. Ibabalik na natin siya sa doon sa pinagtanggalan natin kanina. Sa baba siya po nakalagay ng dust seal. Yan sa baba po. Dust seal, then ito po yung sunod. Yan. So ibalik na po natin. Meron naman siyang guide. Pagpapasok natin, doon natin siya ibalik. So ayan po, nabalik na natin. Ngayon, yung isa naman, ibalik natin dito sa kabila. Yan. Yan. Okay na po. Lapat na lapat. Yan. Yan po. So ayan na po siya. Nabalikin na po natin sa loob. Ayan. Ganun din dito sa kabila. Ayan po. So ngayon, ibalikin natin dito siya sa kanyang suction. Ingatan lang po natin, huwag magasgas itong shaft. Ayan. Magkakaproblema po tayo niyan pag nagasgas yan. Ayan. Ayan po yung itsura niya. Mayroon po siyang mga o-ring dyan sa loob. Yan po. Kaya po, pag nagasgas yan, magli-leakage po yung hangin. Ito po yung nakalagay yung hangin yan. Yan. Ito po yung air tank. Kaya po, silyado yan. Dito naman po sa kabila, yung rebound adjustment at saka po yung compression niya, adjustment. Compression adjustment po. Dito. Kahit ayan, sealed din yan. Meron po siyang o-ring yan. Mga special o-rings yan sa loob. Ayan. So ngayon, yung gagawin natin,
pag ibalik itong ano, itong lower leg niya, is baliktarin natin yung bike para po mabalik natin ito kasi maglalagay pa tayo nito ng fork oil. Yan, dito po siya dadaan yung fork oil. Tika lang, baliktarin natin. So ayan po, nabaliktad na po natin yung bike. Yung kailangan natin gawin ngayon is balik itong lower leg niya. So, balikan natin. Ngayon po, lagyan na po natin ng fork oil. Ngayon, nagamit po tayo ng gauge ito. Syringe. Yan, yung kailangan natin is 10 ml na oil. Fork oil. So, ito yung fork oil. 10 ml. Ayan, 10 ml na po siya. So, lagyan natin siya ng oil. Tapos, sa kabila naman, 10 ml din. So ngayon, pwede natin ibalik itong mga tornilyo niya. Yan. So, balikan natin. Tamang higpit lang ha, tama lang. Baka masubrahan at malustrate yung ano, drive nito. Tapos, itong knob ng rebound adjustment knob, balik na rin natin. Ngayon, balik na rin natin ulit yung bike para po ikabit yung gulong at matest natin yung kung okay yung bounce ng shock natin. Ikabit na natin yung gulong.
lahat. Yung mga components niya at saka ito nga, yung caliper. Testing natin kung okay yung bounce niya. Bukas, testing natin to. Doon pupunta ang ano, port. Meron daw mga bouncy na lugar. Tatry natin i-jump sa maliliit na pwede natin i-jump. So, nandito na lang yung tutorial ko. Yung konti kong kalaman sa pag-maintain ng bike ko. Po, mapapagastos po tayo pag palagi tayo punta sa mga bike shop repair. Yeah. So, kailangan natin DIY para po ma-less yung gastos natin. So, sana po makatulong ito sa inyo sa mga newbies. Yan. So, yeah, don't forget to like, share, and subscribe. Yan. So, hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe po, ha? And don't forget to hit the notification bell para po updated kayo sa mga videos na i-upload ko po. Marami ba po tayong mga videos na i-upload? Kaya abangan niyo po. Yan po. And this is Sir Gilles Vlog. Okay, bye-bye!